Hello mga bro, welcome muli sa ating YouTube channel. At ito, mayroon ulit tayong gagawin mga bro na isang tube type na LG. Ayan po siya, oh. Slim na siya mga bro, slim. So ito po yung kanyang modelo mga bro, ayan. LG 21 FS6RB, yan yung model niya mga bro. So at ito naman yung kanyang board, ayan, hinugot ko na siya mga bro kasi ang history ng TV na to nabagyuan siya mga bro. So medyo matagal na nagkaroon ng kuryente, na-stuck yung TV. Ngayon nung magkakuryente na siya, magkakuryente na, trinay nilang isaksak itong TV, pero hindi na rin gumana mga bro. At yung nangyari kasi, ayan, kung pansinin nyo, medyo may mga kinalawang na dyan, oh. At yan mga bro hinugasan na rin natin, pero nandyan pa rin yung bakas ng pagkakalawang sa kanya. So ang gagawin natin dito mga bro ay papalitan muna natin yung mga parts na may kalawang nya, at ititik natin yung iba pang mga parts na na-damage mga bro. Tulad nito, oh. Ito mga bro, putol na yung resistor na yan, oh. Yan. Putol na yan. Ito. Naputol na. Tapos, may mga lumubo na dyan na ano, kapasitor. Tulad nyan, no. Oh. Yan. So, bago natin to mga bro i-troubleshoot, kung ano na yung maging problema niya, papalitan ko muna mga bro yung mga kinalawang dyan na mga resistor na yan, oh. Yan, palitan muna natin yan, pagkatapos saka natry, itry nating testingin kung yun lang ba talaga yung naging problema na niya. Okay mga bro, update ko na lang kayo pagka napalitan ko na yung mga yan, yung mga kapasitor na yan. Yan, lumubo na, oh. Lumubo na siya mga bro, saka yung mga resistor na yan mga bro. Okay mga bro, update ko na lang kayo maya maya pagka napalitan na natin yan. 2,000 years later. Okay mga bro, balik tayo mga bro. Update ko kayo kung ano lang nangyari dito sa ginagawa natin mga bro. Yan, ayan. Napalitan na natin yung mga resistor dyan mga bro. Yan, oh. Mga bago na yan mga bro. So, ayan, oh. Mga bago na yan, alis na natin yung mga may kalawang dyan. Ayan, pati dito sa ano, pinalitan na rin natin. Tapos yung 91K dito na resistor, wala tayong makuha, nagparallel na lang tayo ng parallel tayo ng ano, ng yun, nagparallel tayo ng dalawang 180. Tapos yung labas niyan 90 volts, yun na lang, 90K. Yun na yung ikinabit natin diyan mga bro. Sa ano na yan. So yung kapasitor, ito yung lumubo, napalitan na rin natin yan. At yung mga kalawangin dito sa lugar na to, napalitan na rin natin. At ito na yon mga bro, yung mga napalit natin na mga pyesa. Ayan, oh.
yung mga kalawangin na yan, oh. Ito, yung lumubong kapasitor, mga bro. Yan. Yan na. Tapos, isang yan, transistor na putol na yung paa. Ayan na siya. So, ang gagawin natin, mga bro, itry na natin. At baka sakaling wala na siyang problema, umandar na siya, mga bro. At sana naman, wala na nga, para hindi na tayo magto-trouble pa kung ano. So mga bro, testingin natin. A lot of boring math later. So ayan na siya, mga bro. Plug in natin para malaman na natin kung may problema pang iba. So ito. Yan. Plug in natin. So try natin kung gagana ba siya, mga bro. Yun, mayroon na siyang standby. At nabuhay na rin siya, mga bro. Tingnan natin kung may lalabas na picture. So ayan, madilim, madilim, mga bro, yung kanyang picture. Oh, blurred pa. Oh, blurred. So subukan nating i-adjust yung kanyang screen saka yung focus. Ayan, oh, naka-video. So adjust natin yung kanyang focus dito, yun sa likod. So yan. Parang nag out of focus siya, mga bro. So ayusin lang natin yan. Okay, mga bro, ayan na siya, mga bro. Buti na lang matapos nating palitan yung mga kinalawang na parts ay wala nang iba pang naging problema, mga bro. Hindi na tayo pinahirapan. Gumana na siya. So ganun lang. Pagka na-stuck siya at nabagyuhan, na-stuck. So linisin nyo lang yung board, tapos pagka mayroong mga kinalawang na dyan, palitan na ninyo para sigurado. Sa kaso nito, pag palit natin ng mga pyesa na kinalawang, hindi na tayo pinahirapan pa. Nagka-power na agad siya, mga bro. So ayan na siya. Yung bar na nakikita nyo dyan sa TV, yun po ay ano po ng ating camera, mga bro. So okay na po yan, mga bro. Yan, yan, yung bar na yan ay sa camera po yan. Okay, mga bro, hanggang dito na lang yung ating video. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe po at pahit na po ng notification bell para updated po kayo sa mga video na gagawin pa natin, mga bro. So kung nagustuhan po ninyo yung video natin ngayon, please like and share at mag-comment din po kayo. Okay po, muli po, hanggang sa muli po. Ito po si Maying Tech Page.
Magandang araw po sa inyo.